So once again mga kalokis, welcome back to my channel. This is your Albulario Jojo Siamo TV. So sa mga baguhan dyan, napadaan sa channel na to, regular viewers, napadaan lang mga kalokis. Kung hindi ka pa kayo nakapag-subscribe mga kalokis, inanyayahan ko kayo. So kung palagay nyo nakakatulong yung mga videos natin, nakaka-relate kayo at gumagana naman sa application nyo. So ano pa yung hinihintay nyo mga kalokis? Panahon na siguro para mag-subscribe kayo, para parati kang updated kung ano man yung mga videong i-upload natin. Lalong-lalo na, mapindot mo yung bell button dyan, silik all mga kanokis, para updated ka parati. Una kang manotify ni YT or YouTube. So actually mga kanokis, itong mga kanokis, may hihimayin tayong katanungan mga kanokis. Kita nyo naman sa screen. Yan. Yung katanungan na yan, yung hihimayin natin mga kanokis. So, babasahin lang natin mga kanukis. So, Boss Jo, totoo ba na pag inabutan ng lindol yung itlog nababao or nababaog daw? So, yun yung katanungan mga kanukis. So, itong katanungan na to mga kanukis, matagal na to. Matagal na tong katanungan. Matagal na itong katanungan mga kanokis. I think this is dalawa kasi ito, scientific explanation at saka yung tinatawag nating traditional explanation. So ngayon mga kanokis, sa ating pagbabalik, yun yung sasagutin natin mga kanokis, kung totoo bang mababaog or hindi mapipisa yung itlog na dinaanan ng lindol. So, ito mga kalokis ha, maraming naniniwala nito, pero sa akin, based on my experience talaga, yun yung i-explain ko sa inyo. Kasi si Jojo Siamo TV mga kalokis, based on experience tayo, wala tayong linalabas dito na akin-akin lang, katang-isip or traditional way. Kailangan talaga, matraditional man siya or science, as long as na makitaan natin ang ebidensya, yun yung isi-share natin. Sa ating pagbabalik mga kanukis, intro muna tayo. What's up? So ayan mga kanukis, sa inyong lingkod, nagbabalik na. So traditional way mga kanukis, ganito. Nababaog ba daw yung itlog pag tinamaan ng lindol? So, pag mga kanininuan natin yung nagsabi mga kanukis, hindi daw napipisa, nababaog daw dahil nasisira or may mga bad na kuan mga kanukis, yung mga bad belief ba na yung mga nakakatanda or mga traditional belief na pag dinaanan ng lindol, totally hindi na mapipisa. Yun yung explanation ng mga matatanda. Pero ang sagot ko mga kanukis, based on science or experience. Sa experience ko mga kanukis, matagal ko ng pagmamanok, basta minimal lang yung lindol, hindi lang talaga yung mabibiak yung itlog, mag-uumpugan yung itlog. Base sa aking experience mga kanukis, way back last two years, grabe ang lindol dito sa Turil mga kanukis, dito sa Turil, Davao City. May time pa nga noon na nagbakwit talaga kami dahil may sumigaw ng tsunami. Lahat ng all barangay, boulevard, lahat mga kanukis, Turil area, Digos, papunta kami doon sa... Dahil napakalakas ng lindol noon mga kanukis. Yung lindol na yon nasa 6.9 ata. 6.9, tapos nag-brown out lahat. So, yun mga kanukis, yung history na yon. Pumunta kaagad kami doon sa ibabaw. Kasi tsunami daw. Pero yun mga kanukis, to make this story short, yung lindol na yon ha. Pero yung bats na yon mga kanukis, napisa lahat. So, amakin mo, ang lakas ng lindol na yon, nag-trigger pa ng force information na lahat, katawa-tawa mga kanukis, na-news nga yon. So,
2019 yung nangyari or 2020? Grabe. 2021. Grabe pati... 2019, no? 2019. Grabe mga kanukis, yung daan, hindi na talaga makunan. Yung service nga namin, iniwan na namin, tumakbo na kami. Tumakbo na kami. Yung sa hospital, pati yung sa hospital na mga pasyente, wala na, mga pilay, tumakbo na. Yun yung dahilan na malakas na lindol na akala namin may tsunami. Pero yung bats na yun na itlog mga kanukis, pisa lahat. So, based on my experience, hindi totoo yan mga kanukis. Katang isip yan. Siguro, kung yung naka-incubate mo, natumba yung incubator, tapos napisa yung itlog, hindi na talaga. Pero kung lindol lang na hindi malalaglag yung itlog, or hindi nagumpugan, walang damage, walang problema. Kasi based on my experience, way back 2019, tsunami false alarm dito sa Davao City, lahat ng itlog na yon napisa. At saka, yun, walang katotohanan yan. Based on my experience. Kasi tayo mga kanukis, experience talaga yung sinishare natin. Hindi tayo nagsishare ng katang isip, gawa-gawa lang, or yung kupikat-kupikat. Lahat ng sinishare natin sa YouTube channel na to is yung precise talaga or yung based on experience. So sana mga kanukis nagustuhan nyo yung simpleng tips natin mga kanukis. So ayan mga kanukis, bago tayo magtatapos, shoutout muna pala tayo. Shoutout kay Junald Trillis, Rihan Bariga, Limang of Sambuanga, Dupi Diganja, Diganja. Shoutout sa inyo mga kanukis. Magandang umaga mga kanukis, magandang buhay. At saka mga kanukis, please support my Facebook page, Juju Shamu TV. Please like and don't forget to follow mga kanukis. Hasta la vista, baby!